morning po everyone. Yan, dumating na po yung hinihintay kong hoyas. So, i-unbox na po natin. Kadadating-dating lang. So, nag-order po ako ng 4 na klase na hoyas. So, hoyas po ay actually mga succulents. So, native siya sa Australia or some Asia, like yung isa sa Philippines pa. So, i-ano na po natin yung unbox natin kung ano itsura. Hindi po ako nag-alaga pa ng hoyas, pero ito po siya idagdag sa collection ko ng mga succulents. At ito po kasing bulaklak nito, mabango. So, i-try pong mag-alaga. Puro po siya rooted. Oh, mukhang healthy naman po siya, yan. So, ang sabi po nila, yung pot nito dapat maliit lang. So, mas gusto nila yung maliit. At saka, obviously po, kailangan warm. So, ito po ang isa. Medyo po may kamahalan ng hoya. Pero dito po sa UK, ewan ko lang po sa ibang lugar o sa Philippines kung mahal din. So, ito po ay mga indoor lang dito sa UK. Tsaka mas gusto nila yung indirect light. Ayaw po nila yung masyadong mainit na mainit. So, isa po yun. Tingnan ko po pa yung ano. Tawag po sa kanila minsan yung wax plant, wax flowers, wax vines. So, ayan. Ito po is hanging to. Tingnan ko po. Tingnan po, ang liit po ng lalagyan niya. So, usually po nagpa-flower sila sa mga spring and summer. Pero, I don't know po ito kung matagbubulaklak po o ano. Pero, I hope. Naintriga lang po ko sa hoya. Ayan po siya. Ang pangalan po nito ay, let me see. Kung ano. Yung nakapot is, ito po yung tinatawag nilang Hoya longifolia. Yung pong Chinese beans. Ang ano po nila. China beans. China beans po ang tawag nila dito. So, nabili ko po na may hanging ano na. Healthy naman po siya, look. O sa mga nag-ohoya po dyan, eh, I'm just, you know, una ko pa lang po itong pag-aalaga ng hoya. So, hindi po ako ganong, ano po sa looking after them. Pero, nagbabasa naman po ako. Ayan po siya. So, medyo healthy naman po siya, no? Maghanap naman po ako ngayon ng pagsasabitan nito. So, ito po yung second. I hope po mabuhay sila. So, iba po, rooted lang eh. So, tulad po nung una, rooted lang. Meron po mga upright na pwede nyong i-ano lang. Yung iba po naman ay talagang hanging. So, ayan po siya. Rooted din siya. So,
kailangan ko po ng a bit of reading about this. So, kasi po, tropical, ano po, tropical succulent. So, tignan ko pa po yung, meron po akong, inano dito na naka, eto po, oh, wow! Eto po, ang tawag dito ay, Hoya cumingiana. Tignan nyo po, may bulaklak na siya. Ayan. Ayan po yung bulaklak niya. Ayan. Ayan po. Tsaka malaki na siya na nabili ko. Napakabango po. Napakasweet ng ano, ng bulaklak. Ayan po siya. Oh. So, lucky to have na meron na siyang bulaklak. Nakakatuwa po, oh. Ayan po siya. Naka-wire po siya, kaya medyo naliglig yung, ano, yung kanyang lupa. Pero po, ang ganda niya, oh. Po ang isa. Bali po tatlong klase na ng Hoya yung naipakita ko sa inyo. So, meron pa akong isang hindi na ipapakita. Ayan po, saglit. Ito po siya yung tricolor po siya. Ito po ay Hoya australis. Yan. Yan po ang ano niya. So, tricolor po siya. Namumulaklak sila lahat. So, they love you small pot. So, tatry ko po na mag-ano siya. Ayan. Medyo po ito, medyo dry a bit. Pero, i-ano ko siya. Lalagyan ko siya ng meron po kasi particular na lupa ito. Particular na lupa, may requirements sila. So, you can't use just soil. Meron po silang particular na ano, na kailangan mo i-mix. So, ito po yung apat na klase ng Hoya. Sana po, iri-repot ko siya, hindi ko siya pwedeng iri-repot ng ngayon, pero kasi maraming lupa siyang nalaglag dahil sa delivery. Ayan. Pero I hope po mabuhay siya. I-update ko po sa tayo pagka nakaano na siya, na-establish na siya dito sa conservatory namin. O, sige po, hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood. Ako po si Becha, ang tawag po nila sa akin. Ilang video ko na po na pinapakita pero hindi po ako nagpakilala. Those, you know, yung iba po kilala ako pero yung iba po hindi. So, comment lang po kayo kung meron pa kayo alam na ibang all this na tip para sa pag-aalaga nito. Although nagbabasa po ako, pero iba pa rin po yung may mga experience na. So, hanggang dito na lang po at salamat po sa panonood. Subscribe na po kayo. Thank you po. Maraming salamat.